February 6 nitong Martes, nabigla at nagkagulo ang barangay Masara, Tapaw de Oro. Dahil sa pagkuho ng lupa o landslide, ilang bahay ang natabunan at ilang tao ang nasukatan. At ilang tao pa rin ang pinaghahanap na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kabilang dyan ang ilang batang aming nakausap na nakaligtas sa trahedya. Subalit hindi pinalad ang kanilang mga magulang at hanggang sa ngayon ay pinaghahanap pa. Mga kababayan, ito po ang kwento ng mga batang labis ang kanilang hinagpis sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa landslide. Hindi ka na makakalimutan. Bugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masa Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Nandito kami ngayon sa San Lorenzo, Mawab, Davao de Oro. So meron po tayong mga bata na nandito sa inyong harapan. Sila po yung mga biktima, no, ng landslide na nangyari po doon sa kanilang lugar. Lamang po sila sa mga bata na naging biktima po ng landslide dito po sa kanilang lugar. Anong pangalan mo na yun? Ariel, ikaw? Adrian. Rafi J. Okay. Kayong tatlo ay magkakapatid, tama? Oo. Sinong panganay? Sumunod? Ikaw ang bunso. Anong grade na kayo? Grade 7. Grade 4. Ikaw? 5. Grade 5. Okay. Nasaan ang mga magulang ninyo? Wala na. So, ibig sabihin, ang magulang nyo ay na ano sa landslide? Yes. Okay. So, ang papa mo, ganun din? Mm-hmm. Wala na kayong papa? Wala na. Ha? Pati bunso nyo? Oo. 1 year old. Okay. So, ibig sabihin, ang mga magulang po nila ay natabunan ng landslide? Opo. Okay. Nung nangyari yung landslide, nasaan kayo? Nasa simbahan ko. Bakit kayo nasa simbahan? Kasi nasugo kami ng ina namin na mag-charge doon sa simbahan. Inutusan kayo ng nanay nyo na mag-charge ng cellphone. Okay, may ano yun? Tagalog, sir. Sige, Bisaya. Nang nangita niya sa mga Sir Bakay, nawala. Nahapit niya sa simbahan. Kagiguyugan ako. Guyugan na mo. Mga kalalaki na mag-charge. Nagkalit na. Nang sir, nga na po kayo, sir. Magtug. Sabunan ako ng mga sangkay. Mama sila mama sa balay ko. Ito yung bata. So, yun nga, nag-charge sila ng cellphone, tapos naiwan ang parents nyo dun sa bahay nyo. Opo. Na landslide na. Yes. Okay. Naman nyo na nag-landslide, na biglang nag-landslide, hindi na kayo naka-uwi ng bahay. Opo. Okay, so nalaman nyo,
ang parents nyo ay? Missing. Missing. Opo. Yung bahay nyo na tabunan. Opo. Pati napakalalim. Yung, oh my God. Pati yung mga kapatid nyo na isbunsong lalaki na tabunan opo. Din? Opo. So wala na kayong magulang? Wala po. Paano kayo? Paano kayo ngayon? Meron naman kami ninong at ninang. Ninong at ninang? Mm. Sila ang nag-aalaga sa amin. Kaya medyo hindi mo pa, parang ano pa sila sa sarili nila. Nakita na yung mga magulang, no? Hindi pa po. Gusto niyo sabihin sa nanay at tatay niyo? Ano gusto mo sabihin kay mama? Sana hindi lang sila nawala. So, ano gusto sabihin kay mama? Sana din din na po sila mawala sa akin. Napakabata pa namin. Nawala na siya. Napakabata pa po nila mga kababayan para maranasan nila itong ganito. Tapos hindi pa sila nakikita, ano? Yung mga damit nyo, saan galing? Binigyan kami sa tita namin. Binigyan kayo? Okay. So, sabi nyo, mayroong mag-aalaga para sa inyo? Opo. Hindi po. Hindi ko pa kasi matanggap. Hindi mo matanggap? Hindi pa nagsisink in sa'yo? Hindi po. Alagaan niyo yung kapatid ng babae, ha? Ilan ang pagitan niyo? Sino? Ilang taon ka na? 13 po. Ikaw? 11 po. Ikaw? 9. Okay, medyo ano ba yung pagitan? Mahalin niyo ang isa't isa. Okay, mahalin mo si kuya, mahalin mo si kuya, mahalin mo yung kapatid mo, ha? Opo. Okay. May baby pa po kasi sila, 1-year-old na nasama doon sa natabunan at hanggang ngayon ay missing pa. Pero hoping na makita yung mga kapatid pa, yung kapatid niya at saka yung nanay para kahit paano makita nyo man lang sila, no? Kamusta pala yung buhay nyo nung nabubuhay sila mama at papa? Kamusta ang buhay nyo doon? Masaya. Ha? Masaya po. Masaya? Ano yung mamimiss mo kay mama at papa? Nung naturoan kami ng mga lections ng pagtutulong sa kanya. Ang pagtinuturoan ka? Po. Hindi ko na po alam, sir. Hindi ko na po alam. Ikaw, ano yung mamimiss mo kay mama? Hindi ko na po alam, sir. Huwag mong kakalimutan palagi na mag-pray, tapos yung pag-aaral, kailangan pagpatuloy kasi yun ang gusto ng mga magulang nyo na makapagtapos kayo, ano? Okay. Ano ba trabaho ni mama? Wala po. Si papa? Wala po. Wala din? Sa bahay lang? Sige. Mamaya, may ibibigay akong tulong para sa inyo, ha? Okay. So itong mga magkakapatid na itong mga kababayan, so napakasakit nung nangyari sa inyo. Isa lamang po ito doon sa mga slide at na ano yung kanilang mga magulang. So bukod dito, mayroon pa pong magkapatid ulit.
na magkakasama rin po yung mga magulang na nawala rin yung kanilang pamilya. Tatlong. So ito naman po yung isa rin o dalawang magkapatid, no? So ang mga magulang nyo rin ay nabaon? Opo. Nasa landslide pa? Opo. Nakita na ba sila? Hindi pa kasi malalim yung bahay namin. Malalim? Okay. Nagpapatuloy pa rin ang rescue and operation sa na-landslide na barangay. At isa lamang sila sa umaasa na makikita pa ang kanilang mga magulang, buhay man o hindi. So, ibig sabihin po, ang kanilang mga magulang ngayon ay hindi pa ba nakikita? Hindi pa po. Marami pa rin pong taong hindi nakita. Okay. So, nananatili ang mga magulang nyo na nakabaon pa at na nakikibalita kayo kung mayroong nang na-recover. Okay. Ano yung pinagpipray mo ngayon? Sana po makita na yung katawan nila. Miss ko na sila. Miss mo nila si Mama? Mm-hmm. Sana makita pa na buhay. Opo. Okay. Ang katawan lang nila. Kahit katawan lang makita? Okay. Ano yung gustong sabihin kay Mama at kay Papa? Marami pa po. Ma, sorry po kasi. Marami pa po akong pangarap sa inyo pero hindi ko natupad. Si Bunso, anong grade ka na, Bunso? Grade? Anong grade ka na? Grade 5. Okay. Yung kapatid mo ka mo na, sorry po mga kababayan, ha? Masakit kasi talaga yun eh. May yung pinagdadaan ng mga bata. Tigil sa pag-iyak ang batang si Chairo. Dahil sa hindi niya inaasahang pangyayari na maaga silang mauulila ng kanyang kapatid. Marami pa daw siyang pangarap para sa mga ito. Subalit hindi na niya maipipigay dahil sa maaga nitong pagkawala. Tawil yata ako dun sa tissue. Sorry.
lumabas man ang okay lang. Ngayon lang kasi ito nakaiyak. Ngayon lang nakalabas niya yung kanyang nararamdam ng mga kababayan. Medyo naging emotional po itong si John Roy. Naintindihan naman. At least nailabas niya po yung kanyang napakabigat na dinadala. Okay? So magpipray lang tayo ha? Para malampasan natin yung pagsubok na ito. And alam naman ang Diyos, nakikita niya at naririnig yung mga panalangin mo. And gagabayan kanila Papa at Mama ha? Okay? Laban lang yan Roy ha? Fight lang ha? Okay? Kahit masakit, kayanin natin. Ano? Okay, tapos babalik kami bukas, dadala namin kayo ng mga damit at kung ano pa yung mga kailangan. Kami ulit bukas, ha? Opo. Okay. I-pray tayo na makuha na kaagad sila Mama at Papa. Opo. Okay. Ano ba yung pangarap mo paglaki mo? Ano yung gustong kuhanin mo? Manager po. Ha? Manager. Manager? Okay, ano ba yung kurso na gusto mo? Okay, pag manager, pwedeng business, business ad, business management, or business administration, or kahit anong kurso naman, pero more on business yung gano'n. Ano? Okay, alagaan mong mabuti yung kapatid mo, ha? Opo. Okay, tapos magmahalan kayo kasi kayo na lang dalawa. Nasabi mo kanina, meron kang kapatid na nasa San Negros? Nag-context na ba kayo? Opo. Nagkatawagan na po kami. Kanina? Ano sabi ni Kuya? May, meron po akong Kuya. Uh-uh. Ano sabi Pumunta ni? Pumunta po siya dito. Sabi niya ako, kukuhanin niya po daw kami. Kukuhanin ka niya? Pero, nalilito po ako sa decision ko. Okay, nalilito ka. Bakit? Kasi, sa side ng mama ko, gusto rin kami kuhain. Kuhain niya. Okay. Sa side rin ng papa ko. Gusto kami. Kung gusto mo kumuha sa amin. Oh, okay. So, ibig sabihin, hindi naman kayo mapapabayaan at mayroong kukuha sa inyo. Oh, mabuti, no? Okay. Mag-iingat kayong dalawang magkapatid, ha? Tapos, sundin mo kung ano yung makakabuti para sa inyo, ha? John Roy? Huh? Okay, mamaya may bibigay kaming tulong para sa inyo, ha? Opo. Okay, sige.